nakapulutan yung dinikdik ni Miguran dito sa taas. Si Timot, si inutusan ko na maghanap ng pato. Timot, dahil kay Timot. Magandang araw mga kapulutan. Alam niyo naman, lately si Timot ay medyo malakas na kumain, di ba? Posible. Ang gagawin natin, sabi niya sa isang vlog namin noon, kung anong paborito niya, crispy pata. So, bibigyan natin siya ng paborito niya, crispy pata, pero sandamakmak na siling. Yan, didikdikin ni Migurandi doon sa taas ng bahay para hindi niya makita. Kasi kanina, tagal niya dumating, mga late siya ng mga 2 oras. O, 3 oras. Dalawang oras, kalahati siyang late. So, hindi niya alam nangyayari dito. Lahat kami nakapag, ano na. Ngayon, si Migurandi, akit na lang muna sa taas. Didikdikin yan, hahalo ko dito yan mamaya. Tara! Di ba may isang vlog kami mga kapulutan na ni-reveal namin kung anong mga paborito naming ulam. Ang sabi ni Bay Timot, paborito niya ang crispy pata. Ako naman, paborito ko, pansit at dinuguan. So ito ngayon, dahil love na love ko si Bay Timot, pagluluto ko siya ng paborito niyang crispy pata. Lalagyan natin ng mga panakot, sibuyas, bawang, luya, at mamaya-maya pata. Yung ilalagay natin ay tanglad. As in mga kapulutan, kaagad, para siyempre yung panlasa ni Bay Timot mamaya. Laurel, pamintang buo. Dahil malabo yung kamera natin mga kapulutan, lumabo habang nilalagay ko yung laurel at paminta. Pero sa nakikita nyo, nilagyan ko na. Lumabo lang kaya nausukan yung lens niya. So ito na mga kapulutan, mamaya na yung prank kasi nandito pa siya. Ito na mga kapulutan, yung dinikdik ni Migurandi doon sa taas. Si Timot, si inutusan ko na maghanap ng pato. Kasi meron kaming isushoot na kalangkang, kaya pinahanap ko siya ng pato. Tapos kasi 2 pato yung pinahanap ko para medyo matagal siyang umalis. Kasi yung isang pato, dadalhin natin sa Manila, ililitso natin. So ito na. At maglalagay ako ng coloring para hindi halata. Sasabihin ko lang, ang biling ko kasi kanina sa kanya, lalagyan namin ng ketchup. Pero sinabi ko din, baka pag pinirito na may ketchup, baka manikit lang. So, food color lang. Para hindi tayo mahalata, ilalagay ko sa strainer para walang bakas ng ebidensya. Tapos lalagyan natin ng food coloring. Ano ba yan? Wala na. So, yan. Food color. Wait lang mga kapulo. Tingnan nyo yung tulo, oh. Tingnan nyo yung tulo sa karne. Pulang-pula. Tingnan nyo yung tulo sa karne mga kapulutan, oh. Mas mapula pa dun kesa sa food color. Ayan, oh. Yan. Lagyan kayo natin sa baso. Baso. Para mas mabilis. Yun, pulang-pula yung labas. Sabi naman yan. Ah,
bukas. Balik natin. Sayang yung lasa. Tapos gilid natin ito muna. Gilid natin at sausaw natin. Yan! Ganyan! Yan! So, pakukuluan natin yan. Yung hanggang matanggal lahat ng katas niyan. Matagal pa yun. Siguro mga na 30 minutes yun bago bumalik. O kaya mga 20 o 30 minutes saka babalik yun kasi umalis silang tatlo. Si Jari, si Andong, at si Timot. Ngayon, kasama na natin sila sa plano. Ang naiwan dito, si Randy. Mga siguro mga 15 minutes na ito mga kapulutan na nandito lang. Tinan mo naman, luos na yung ating katumbal, yung sili. So, tanggalin na natin ito para walang ebidensya at ilaga pa natin yan ng mga 10 minutes para manuot hanggang laman. At ito, tatapon na natin ito. Bukan ko nga. Oh my God! Wala na akong malalasang iba. Puro sili. Yung sadag dito. Ay, nakita kaya mo? Isang preso lang mga puta ang nabili natin. Pero may kasama ko, yung dalawa ko. Mga hari sa ano, sa hunasan. Mura kang sikuli. At ito na rin mga kapulutan yung ating ano, medyo binilad ko lang. Para ready na tayo for frying. Kapulutan, ito na. Medyo, nano lang tayo kanina mga kapulutan. Medyo may konting rattle lang kasi hindi natin tansya. We didn't notice na dyan na pala. So, ito. Kaya na itong mga kapulutan, kukunin na natin at gutom na si Baytimot. Master! Master! Itong paborito ko yan. Sabi mo nga, nalagay muna tayong kanin mga kapulan dito sa ating pinggan. Ako, gutom na ko. Gutom ka na. Meron kami sasawan mga kapulutan. Ito yung tukang lumboy. Grabe oh. Kung naamoy nyo lang dito talaga mga kapulutan, dito lang kayo. Sumasabog yung bango. Meron dito isang ingredient lang na hindi ordinary sa hindi nilalagay sa ibang gumagawa ng sinamak. Kaya meron kaming talagang amoy. Mga manok. Meron talaga kaming amoy na masasabi naming unique sa sukang lomboy namin. Meron kong sabaw mga kapulutan, sabaw ng manok. Wow, may tinola ka pa. Ito naman ang paborito ko. Okay, ingik. Ay, nanay! Ay, whoo! Thank you.
Ingat. Gabi, kaka-crispy. Sarap gawing crispy pata. Yung ganito lang kalalaking mga pata ng baboy, mga kapulutan. Alam na alam mo na bata, hindi halos siya umuurong. Hindi kagaya sa mga matatanda na baboy. Pag ginawa mong crispy pata yon, maglalabasan yung buto kasi umuurong yung laman. Kasi yun yung palatandaan na matandang baboy na yung nakuha niya. Hindi kagaya sa mga bata pa, mga 3 months, hindi umuurong yung laman at yung balat. Hindi na gamit. Naku. Nalimutan siya, masarap. Nakalimutan? Mm-hmm. Paano ba yan? Tanggalin ko na lang. Ito na yan. Wala na natira. Buto na lahat, oh. Sayang ko. Ayan, nasukang robot. Ah! Lalong sasarap ang crispy pata nyo pag kami sukang lomboy sa harap nyo. Thank you.
Walang nangyari mga boy. Simot, dahil ka timot. Mura mulaan. Mga ganun. Grabe naman po siya. Nalipasan yata ng gutom. Maraming salamat niyo mga kaprutan. Sana po hindi ko magsawa sa prutan ko kayo dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po.